Bagong City bilang isa sa mga UNESCO Creative City noong Oktubre taong 2017. Kaya naman, patuloy sa pagsusulong ng sining at musika lalong-lalo na sa mga kabataan. Pero ngayon, libreng guitar at ukulele lessons ang handog sa kanila. Masaya naman po kasi marami pong nagja-join tapos marami din pong natututong mga bata dito. Tapos maganda rin po kasi advocacy to kasi nailalabas ng mga kabataan yung mga tinatago nilang. Ayon naman kay Phil De La Rosa na siyang nagturo sa mga kabataan, malaki raw ang magandang maidudulot ng musika sa buhay ng mga ito. Actually, nakapag-college ako eh. Because of guitar, because of music, I was running out of budget noon, but because of music, at mayroon ding turo sa amin ng libre noon. So I was able to graduate in college just because of guitar, because of music. So mas maganda, it's a big help. Kung may nakatutok sa musika, may iba namang sumabak sa libreng art lessons. Kami ay natutuwa kasi malaking tulong kasi sa amin yung mga ganyan, mga support ng mga kung yung mga may kakayahan ba na maipakita sa mas maraming tao ang ginagawa. Kami masaya po, may natutuwa na. At sana mas lumawak pa yung mga ganitong nangyayari. Maaaring bilhin ang mga obra bilang tulong sa kanilang grupo. Ang programang ito ay pinangunahan ng ilang mga grupo gaya ng Baguio Educators Art Guild, Baguio Local Artists at iba pang mga personalidad. Ayan, ngayong hapon, sama-sama naman ang ilang mga kabataan ng Baguio sa isinagawang Sanggunyang Kabataan Youth Empowerment 2021. Magkaroon sana sila isang mitiin para sa mabuti at magandang komunidad. Matuwid, malaam, maalam, mapagmalasakit, may disiplina, yun yung mga dapat nating matutunan. Ipinaalala naman sa kanila ni Senator Ping Lacson ang kahalagahan ng kabataan sa komunidad. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.